nandito tayo sa Edesa. Model. Nandito tayo sa turnover unit ng Aria Townhouse. So nakikita niyo to, nasa likod kami ng Aria. Tingnan niyo yung mga nagpapagawa na. Ito ang benefits kapag kinuha mo end lot or corner lot. Tingnan niyo po gaano to kalaki o kalawak. Aray. Aray ko. So see? Allowed po ito, yan oh. E-expand nila dito oh. See that? So hanggang ganyan. To. Tingnan mo itong ginawa naman ng isa. Inner lot ito, pero tingnan nyo po yung ginawa. Pwede rin po i-expand po sa taas kung gusto nyo po. Pwede yan. Kita po ba? Yan. So, mapapansin ninyo, kapag pumunta ka dito sa harapan, ayun, yung harapan, parang ganyan lang ang itsura niya. Yan. Tapos, hanggang likod po, ang laki pa ng space ng likod ninyo. Marami pa po kayong pwedeng ipagawa. So, yun po yung kagandahan sa area. Tignan nyo po yan, o. Ito, ang galing. Yan. Yan, o. Diba? May mga perimeter. Yan. So, dito sa likod ng area. At, ang kagandahan din dito sa Edesa, bukod sa maigpit sila sa mga front, you know, kita niyo yan, no? Oh, di ba, bongga. Tapos doon naman sa kabila, may nagpagawa ng ganun, no? Kita niyo ba? Ay, hindi. Ayaw. Ba't ayaw? You know, nag-expand din sila sa harap, po. So, ito rin. Ito rin, no? So, ang ganda niya. So, papakita ko sa inyo. Ayun, doon banda yung mga Talia, Gaya, doon. So, tingnan nyo po itong ginawa ng isang ating neighborhood. Ang aming kapitbahay. Ayun, o. Oh. O, oh, diba? Auto the exam, diba? Yan. So, pwede yan. Alaw dyan dito. So, pag nakikita nyo po yung... Ito. Yan. Townhouse. Japanese style. Modern Japanese style yung team nila dito. Japanese inspired yung kanilang mga unit. So, yun. So, kasalukuyan, nandito ako sa phase 1 ng Edesa. So, tinatanong ako ng iba, ano ba yung Edesa Heights? So, meron akong vlog ng Edesa Heights. Hindi po siya dito located kasi nasa... Papasok ito banda eh, papasok. Yung Edesa Heights, dun po yun sa bungad lang. So, from the gate, yun ang una nyo makikita. May sarili pong gate ang Edesa Heights. So, ang meron lang na model doon, dalawa lang. Fuji at saka Yuri. May vlog po ako doon, nasa link below. Papakita ko po sa inyo. So for now, pinapakita ko sa inyo yung ganda ng area. Ayan o. Oh. Di ba? Agad na tayo. Yan. So, isa rin sa... ang tsura natin. Papakita ko rin sa inyo mamaya yung Sakura Bridge. Sakura Bridge. Napakaganda ng outcome ng Sakura Bridge kasi alam natin lahat na dito sa Dasma, lalo dito sa Edesa, since nasa center kasi tayo, business area tayo. Trafficin! Siyempre kahit sa anumang lugar, basta may SM, may Mall Robinson, asahan nyo na na-traffic yung lugar na yan. So, si Edesa, siyempre, naisip niya na yung mga ganyang bagay. Meron silang bridge kung saan hindi po tayo tatrafikin. Gawa na po yung Sakura Bridge at pwede na po doon dumaan. At mamaya, itutour ko kayo doon. So, tapusin nyo tong video na to para mapanood ninyo kung nasaan, kung gaano kaganda yung bridge, yung Sakura Bridge at sinasabi nila. So, from malaki, maraming way para makalabas ka dito sa Edesa kasi mas napakalawak po ng sakop ng Edesa. So, yon.
So marami na ako dito mga vlog, yung mga bagong nanonood sa akin. Kung gusto nyo pong makita yung mga model house, kasi same pa rin naman siya. So browse nyo lang po itong vlog ko, or nasa description below, search nyo po yung model house ng Arya, yung loob. Gusto nyo ba pumasok tayo sa loob? Sige, papasokin natin yung loob. So, minsan kasi hindi ko na inuulit yung vlog ng unit kasi same lang din naman. Pare-pares lang naman yung unit kung ano yung nasa loob. Also, yung Talia, yung Gaya, meron po akong mga vlog po dyan. So, pwede nyo po siyang ma-browse. So, kung gusto nyo po ng mga high ceiling, spacious yung living area and then kitchen area, meron kami ditong Detouch, yung Fuji, at meron din tayo ditong Yuri. So, Japanese style siya. Napakaganda. Pakikita nyo po sa vlog ko kung ano yung tsura ng model house niya. Kasi, dalawa yung lanay, dalawa yung glass door niya sa labas. Side by side. So, napakaganda. Naka-separate. Kumbaga, ito, subdivision to, na Edesha. Yung Edesha Heights, separate subdivision din siya. Wala naman palang tao, no? So, yun. Yan. Picture muna tayo. Hindi tayo malis. Actually, yan. Actually po, nandito ako sa may aming isa sa naipundar namin na bahay. Nagpakabit kasi kami ng kuryente. Mabilis lang, nagpakabit kami ng kuryente. Yan. Eh, sabi ko, i-vlog natin to para at least aware kayo. Madali lang yung process ng pagpapakabit ng kuryente. Ayan, meron ako ditong calling card kung sino yung gusto magpakabit ng kuryente. Pwede nyo pong sabihin sa akin para ibigay ko sa inyo yung kung sino yung nagkabit sa amin. Mabilis lang yung process. So, yun. So, kung ano ang pong mga inquiry ninyo regarding sa property dito sa Edesha, kung magkano, message nyo po ako. Ilalagay ko po sa description below kung paano nyo po kami makukontakt para direct. So, pasok tayo dito sa loob ng Arya. Ayan. Sa loob. Ayan. O, diba? So, ang lote na to ay 60 square meter minimum. So, pahaba siya. At which is, gusto ko talaga yon. Isa sa mga gusto ko yon. Yung bahay na pahaba. Yung lote niya. Kasi marami kang pwedeng gawin. Yan. So, itong kinuha namin ay bare, semi-bare. Bare type. So, wala siyang tiles. Pero, ganito na siya. Yan. Yan, nandito yung kitchen niya. So, ipapamodify pa po namin ito. Yan. So, itong kitchen namin, papalabas namin to dito sa labas. Tingnan nyo, oh. Ang laki-laki pa ng space mo sa labas. Meron kami dito ang kapitbahay, nagpagawa ng jacuzzi sa likod. O, diba? Bungga lang. May jacuzzi sa likod. Tingnan nyo to, oh. Yan ang plan ko. So, dito ko ilalabas yung dining namin. At the same time, itong taas namin, allowed sila dito ng expansion. So, yan. Expand natin yan. Ang laki ng space, oh. Isa pang kwarto kapag in-expand mo to. Pero, plano ko, pag in-expand ko to, siguro, walk-in closet, ganyan. So, yan yung plan ko dyan. Tapos, itong part na to, dahil napakalawak pa, oh. Kita nyo yan. Aray ko, hindi ako maka-adjust. Aray ko. Kita nyo to. Sorry, ang gulo-gulo ko. Lawak, oh. So, pwede dito ang dining, laundry area, dito ko na rin nilalagay. Tapos ito, plano ko dito gawa ng glass door siguro. Ewan ko, basta tingnan natin. Papakita ko sa inyo yung journey ng aming munting tahanan. So yun, sakto lang to sa amin kasi pahaba siya. Madaling linisan. So ideal to sa mga nagsisimulang family, mag-invest na kayo ngayon. Ako, sa totoo lang po, kailan lang po to sa amin tinurn over. Napakasaya pag tinurn over na. Kasi, yung kinuha namin to, magkano pa lang. Ang price ngayon, halos ang laki na po ng dinagdag. Kaya, tama lang po talaga nung in-avail namin to na wala pang makulit na bata.
Ayan, o, di ba? Bird type lang. Kasi, kami na po ang magdi-design kung ano yung gusto namin gawin. Ayan, kita nyo kung gano'ng kapulido yung mga... Ano, ayan. Yung iba kasi, pag nag-tripping sila, tinitingnan nila yung... Tingnan nyo naman to yung kapal ng... Ayan, o. Grabe, no? Matibay. Talagang purong buhos. Ay! Ano to? May kurya. Ayan, o. Kita nyo yan, si kapitbahay, o. Pa-extend na siya. Yan. So, kita nyo yan. Yan. Pag ito nagawa, ang lawak pa nito, promise. So, actually, yung kapitbahay din. Kapitbahay talaga. Sorry, kapitbahay. Yan. So, yan. So, ito, plan namin dito, ipapakita ko rin sa inyo para at least magka-ideya kayo kung ano yung mga plano namin dito. So, siguro, two rooms, isang saktong room at isang master room na medyo malaki. Yung likod nito, gagawin pa namin ng isang room, siguro closet siguro, ganyan. Siyempre, may mga gamit tayo. Yan. Basta papakita ko yan sa inyo. Meron kaming pinuntahan na Aya model din. Minodify na yung bahay niya. Ilalagay ko sa dulo. Yung ibang clip. Napakaganda. Promise. Inner lot lang po yun, ha. Hindi po siya end lot or what. Ang ganda niya. So, nandito yung breaker niya. Yan. So, ito po ay steel door. Steel door yan. Meron din ganyan. Yung breaker nila, siyempre takot na akong hawakan dahil naglagay na ng kuryente. Ayan. Nakasigil. So, yun lang for now. Ay, babasyal ko pala kayo sa Sakura Bridge. Napakita ko sa inyo yung doon sa daanan. Labas ng Aguinaldo Highway yun. Daddy, no? Aguinaldo Highway. Paglabas. So yan, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda ng Sakura Bridge outcome nila. So wala tayo ditong traffic, okay? So puntahan na natin siya. Okay. Guys, ipapakita ko pala sa inyo. Isa sa nagustuhan ko rin dito sa Edesha. Naglagay sila ng mga puno. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, may mga puno. Siguro mga ilang bahay. Madalim ang bahay. Ay, ang dilim na lobat na ako. Ayan, sige, bahala na. Kadalim ang bahay, may mga puno. Pati kanto, bawat kanto may mga puno. Ayan, ayan, oh. May mga puno. Hindi ko na nakikita, madilim. Bakit na ako? Basta may mga puno. So, palang araw dito, pagka tumagal-tagal na to dito sa Edesha, sobrang hangin dito kasi na-maintain nila yung sinasabi nilang yung project nila dito kung ano yung maging outcome dun sa pinoportrait nila sa kanilang plan, master plan. So, tingin ko mangyayari siya kasi may mga puno tayo dito. Makikita in the future. So, pag naglakihan na yung ating mga bulinggit, may mga halaman sila dito. Kasi napansin ko to nung dati kong punta, wala. Ngayon meron, no? May mga halaman, no? May mga puno silang nilagay. So, maganda. At gustong-gusto ko yan. At gustong-gusto natin yan. So, iba kasi yung subdivision, di ba? Parang puro townhouse, ganyan. Pero dito sa Edesha, mapuno. So, syempre, sa ngayon, may kita nyo puro bahay-bahay pa. Pero, naglagay po sila ng mga puno. Yun. Per bahay. Itong part na to, itong samay-samay sa aming banda, wala pa. Pero ito, kabila, meron na. Kaya sa ibang street, meron na rin. Chinek na namin nung kanina. So, maganda siya. Makita niyo yan, guys. May mga puno silang itinanim, oh. Oh. Ah, siyempre, hindi pa siya puno ngayon. Pero puno yan, in the future. Ayan, oh. Ayan, oh. Oh. Diba? So, makikita natin to balang araw. Maganda kasi
maraming puno. Ayan, oh. Ayun mga yung phase 2, oh. Nagtatanong ng status ng phase 2. Ayan po yung phase 2, oh. Oh, ayan, oh. Naka-land development ang phase 2. So, bawal tayo dyan. Ayan, oh. Phase 2. Ang ganda talaga kasi may mga puno. Kada limang bahay siguro may mga puno-puno. Oh, diba? Bongga lang. So, ngayon, makikita natin, puro mga bahay-bahay. So, ganyan naman sa simula. So, dun, para po dun sa mga nagtatanong kung nasaan yung Edesa Heights, eto po. Ito po yung location ng Edesa Heights. Kabilaan po yan. Ito. Saka itong kabila. So, dalawang model lang po may kita natin dyan. Model ng Yuri. Yan, naka-flash sa screen ninyo. Yuri at saka Fuji lang po ang merong model dyan. So, nasa gitna po tayo ng entrance ng Edesa. Which is, ang meron dito sa loob na pinapwestuhan namin. Yung pinakita ko sa inyo kanina. Arya, Talia at Gaya. So, yung sinasabi ko kanina, nandito nakapwesto at unang bubungod sa inyo from the entrance of Edesa ay ang Edesa Heights. So medyo ano to, kung exclusive tayo dito sa loob, mas exclusive po ang nandito sa may unahan. Kasi meron silang sariling gate. So yung mga nakatira dito sa may Edesa Heights, meron kayong sariling gate na ganito rin. Yun, ongoing ginagawa at mas pinasosyal. Kita nyo yan, ganyan ang grand entrance natin dito. Yan. So, dito sa side, dito yung dinadaanan talaga natin. Then, yung Sakura Bridge dito, papunta ng SM. Yan, dito tayo. Siyempre. Dito nyo yung kalsada na yan. Kalawa ko. So, pupunta tayo ngayon ng bridge. Check natin. Ito, yung flash ko sa screen ko. Anong di ko alam, di ko na alam kung anong papunta yan, Daddy. Ito? Hindi, itong likod natin, ano ngayon? Aguinaldo Highway. Ito? Aguinaldo din. Hindi. Sige, papalas ko. Kita nyo yan guys, napakaganda at linis dito sa Sakura Bridge. Ayun! Sorry magalaw ah. Na-excite ako eh. Yan, tataniman dito ng mga puno. Yan, ginagawa na nila. Pero nadadaanan na po dito. Yan. Ay, baby. Ayun oh, tanong natin yung Macdo. Ayan na po yung pesto ng SM, yung part na yan. So, dadaan tayo dito sa bridge. Ayun, nakita ko na yung highway, oh. Yan. O, diba? Hi! Again, nandito tayo ngayon sa Sakura Bridge ng Edesa. Ayan. Nandito tayo sa Sakura Bridge ng Edesa. Ganda dito, oh. Ayan, oh. See? Ang lawak. Ayan. So, ang ganda dito. Magstay, magstay. Ayan, oh. Highway na po yun doon. Yung pinapakita ko palagi sa vlog ko kung saan kami pumapasok, yung pinaka-entrance. Doon po yun sa kabila, sa may, yan, i-flash ko sa screen. Yung, yan, kung ano yung highway na meron doon. Tapos dito din sa side. Meron din dito. So, wala po kayong traffic. Kasi, yan, wala po kayong traffic na madadaanan kasi meron kayong sariling kalsada palabas ng Edesa dito. So, napakaganda. Ang ganda. Oh, magbike. Napakalawak, oh. Yan. So, tingnan nyo yun. Ginagawa ng magtatay ko. See? Ganda dito, guys. Ayun lang, oh. Tanong mo lang dito yung McDonald's. Ando na yung SM. Ayan na, oh. Eto po yung Sakura Bridge.